Ngayong umaga, pag-uusapan natin the importance, or let's define the importance of God's Word. Let's define the importance of God's Word. Pero bago natin to discuss, tayo muna tayong lahat as we pray. Ama naming Diyos, hingi po muli kami ng inyong pong tulong, ng inyong awa, ng inyong biyaya sa paikinig namin ng inyong salita. Humihingi rin kami, Panginoon, ng paglilinis ng aming mga sarili na hindi masaklawan at mahadlangan ang aming mga puso at aming mga isipan ng kasalanan at mabaliwala ang inyong mensahe ngayong umaga. Patawarin niyo kami at linisin sa aming mga kalikuan ng sa gayoong panatag na makapangusap ang banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. Tulungan kami at gabayan, Panginoon, sa umagang ito. Wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay po sa inyo. Wala po kami, Panginoon, kung wala kayo. Kaya salamat sa inyong kadakilaang kaligtasan na ibinigkaloob sa amin at kayo'y meron kaming pribilehyo, pagkakataon na kayo naman ay aming mapaglingkuran. Masamba kayo ngayong umaga sa Espiritu at katotohanan. Salamat ng marami, Ama, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Upo na po tayong lahat. Kay mamaya na po maghanapan. Para natin maintindihan kung gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos, una nating dapat gawin, pakinggan ang salita ng Diyos. Yan ang kauna-unahang pamamaraan para maunawaan natin na ang salita ng Diyos mahalaga pala. Basahin natin, painggan natin, mag-devotion tayo, at doon natin makikita yung importance ng salita ng Diyos sa atin, sa ating buhay, sa ating pagiging Kristiyano, sa atin bilang tao na iniligtas ng Diyos. Doon pa lamang natin maalalaman kung kaano kahalaga ang salita ng Diyos. Ating pong pag-uusapan ngayon, Luke chapter 5, 1 to 11, iisa-isahin po natin ito. Ito po ang sinasabi sa Luke chapter 5, verse number 1. And it came to pass that as the people or crowd pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Genesaret. Maraming tao na pumunta sa Panginoon, iisa ang kanilang layunin, iisa ang kanilang dahilan, kaya sila naroon. Ang dahilan nila, to hear the word of God. Kung meron doon sa crowd na yon na mga tatay, isa ang dahilan nila, isa ang kanilang layunin, to hear the word of God. Kung meron sa pagkakataong yon mga nanay na pumunta roon, isa ang kanilang layunin, isa ang kanilang dahilan, to hear the word of God. Kung sa pagkakataong ito, sa panahong iyon, kung meron mga young people na lalaki na tumungo doon, isa ang kanilang dahilan, isa ang kanilang layunin, to hear the word of God. Kung merong mga kabataang babae na pumunta noong panahon na yon, isa ang kanilang dahilan, isa ang kanilang layunin, to hear the word of God. Isa lang ang dahilan nila, isa lang ang layo nila, makinig ng salita ng Diyos. I pray this morning, we are here to hear the word of God. Kasi kapatid, hindi mo makikita importance ng word of God pag hindi mo muna ito pinakinggan. Pag sinabing makikinig, bukas ang puso, bukas ang isipan. Lord, open ako, my heart, my mind, to accept your word. At doon natin marirealize the importance of God's word. Kapag hindi tayo bukas ang ating puso, isipan sa salita ng Diyos, may bara.
Hindi natin makikita ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, dako tayo sa Panginoon sa isang layunin, sa isang dahilan why we are here. We are here to hear God's Word. Ganun lang, upo lang. Kinig lang. Pag may nagpipris po dito, isa sa ginagawa ko, kahit ihing-ihina ko, gusto kong makinig. Gusto kong makinig. At kada preaching, I appreciate every preaching. Amen? Kasi, wala nang pinaka-best na dahilan pag-araw ng pananambahan. Wala nang pinakamagandang dahilan natin sa pagtungo natin dito kung hindi yung tayo dadakong lahat dito, iisa ang layunin, iisa ang dahilan, makinig ng salita ng Diyos. Just imagine ano po, itong mga taong ito, yung crowd na ito, pumunta sa Panginoong Jesucristo, isa lang talaga ang layunin nila eh. Walang upuan doon, walang electric pan doon. Pero pinupuntahan nila ang Panginoon. Isa layunin nila, isa dahilan nila. Maikinig sila ng salita ng Panginoon. Ang sarap po, no? Ang pagkain, nakakain natin yan. Pero sabi ng Bible, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao eh. Kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi kumpleto ang pamumuhay natin, lalo na tayo Kristiyano, hindi kumpleto ang pamumuhay natin kapag kain lang tayo ng kain ng kanin, ng ulam, samji, milk tea. Hindi kumpleto ang buhay natin, puro kain lang ang nasa isipan natin. Ang kumukumpleto ng ating pagiging Kristiyano, kung marunong din tayong kumain ng salita ng Diyos. Wala tayong pipiliin dahil yan ay pagkain. At kung ano man ang ihahain sa atin, yan ang pagkain, yan ang nihain. Therefore, kainin. Ang pakbit, iba-iba yung nakalagay dyan. Huwag pipiliin na puro okra lang ang kakainin. O kaya naman, pag sinigang, puro okra, puro gabi. Kapag pakbit, puro talong, puro kalabasa. Yung sahog na ticharon, yung baboy, yung kinakain, pero inililihis yung ampalaya. Huwag pong dumating sa church natin na ang mga dumadalo rito, namimili na lang kung ano kakainin niya. Yun ang tinatawag sa Bible na itching ear. Kapag hindi niya gusto, ayaw niya kainin. Sabi ng Bible yan, darating ang panahon, ang tao, mamimili na lang kung ano papainggan niya. Huwag maging fulfillment sa Berean Bible Baptist Church na mga tao dito, mamimili kung anong kakainin na salita ng Diyos. Pangit po yun. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. At huwag mapulpil sa atin na tayo pumipili ng salita ng Diyos. Kung ano ang ihahain, anong dapat gawin? Kainin! Kaiiwas natin ang kaiiwas ng ampalaya, tumataas na pala ang ating sugar. Isang araw puputulan na tayo ng paa dahil kulang tayo saan? Insulin. Kakaiwas natin sa okra, isang araw, tumaas din ang high blood, yung ating sugar. Alam niyo po ba na ang okra, ibabad sa tubig? Tapos iinumin ng matataas ang sugar? Bumababa ang sugar. Kaya lahat ng pagkain na nilikha ng Diyos, pag kinain natin, makakabuti sa ating kalusugan. Anumang salita ng Diyos ang hihatag sa harapan natin, makakabuti yon sa kalusugan nating espiritual. Tama po ba yon o mali? Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Kung minsan tayo ay nagkukunwaring hindi natin kailangan. Pero kailangan natin. Ayaw nating tanggapin dahil nagkukunwari tayong hindi natin kailangan. Pero ang reality, we need God's Word. Ano man ang timpla niyan, ano mang halo niyan, ano mang luto niyan, kailangan natin. Ngayon, yung may mga diabetes na appreciate nila, mahalaga pala yung ampalaya. Tanggi sila ng tanggi sa ampalaya, mahalaga pala ampalaya.
Tanggi sila ng tanggi sa okra, mahalaga rin pala sa diabetes ang okra. Tanggi sila ng tanggi, inililis na ganoon. Alam niyo, meron akong pamangkin, abay, kabata pa lang, kapag nalasahan niya ng gulay, iniluluwa na. Bata pa lang. Sa atin, bilang Kristiyano, well, of course, may mga pagkain talaga tayong tinatanggihan, pero ang salita ng Diyos, hindi dapat ito tinatanggihan. Kasi, ngayon tinatanggihan mo, pero at the end of the time, makikita mo ang importance ng tinatanggihan mo. Kasi as I said, malalaman mo lang na mahalaga ang salita ng Diyos. Kapag nakinig ka, at pag sinabing nakinig, bukas ang puso mo, bukas ang isipan mo, kung ano papainggan mo, kung ano ang dealing sa'yo ng Diyos, painggan, i-absorb, kainin, i-digest ng mag-reflect sa pagkatao natin. Huwag tanggi ng tanggi, hindi tayo lulusog, hindi tayo gagaling. Amen? Ino-offer na ng Panginoon yung gamot. Ayaw. Ayoko niyan. Ayaw ng panglasa ko niyan. Ayoko niyan. Reject ng salita ng Diyos. Ayoko niyan. Pero doon siya gagaling. Again, pag hindi natin pinakinggan, hindi natin inabsorb, yun pala'y gamot. Yun pala'y ampalaya. Yun pala'y okra na makakainam sa ating kalusugang espiritual. Amen? Itong mga taong ito, pumunta to hear the word of God. Punta sila doon, nakinig ng salita ng Diyos. Meron po dyan na naka-blue. Ano po yung naka-blue? Lake of Gennesaret. He stood by the Lake of Gennesaret. Yung Lake of Gennesaret. Tawagin na lang muna natin ngayon dahil isa naman to sa katawagan ng Gennesaret, Sea of Galilee. Hindi pa nakakabulol. Okay po ba yon? Okay. Sa Sea of Galilee. Galilee. Nakakabulol din pala. Yung Tiberias kasi, okay din naman yan. Itong lugar na ito, according sa mapa, ewan ko lang kung mababasa nyo, napakaraming miracles, napakaraming mga ministry na ginawa ang Panginoon sa lugar na ito, sa Sea of Galilee. Isa-isahin natin kung inyong nababasa. Dito pinakalma ng Panginoon yung nagngangalit na storm sa Sea of Galilee. Dito rin pinagaling ng Panginoon yung sinasapian ng demonyo. Alala nyo yan. Dito rin nag-appear ang Panginoon sa mga disipulo nang ang Panginoon sa Kristo ay naglakad sa tubig. Pati si Peter nakalakad ng konti pero lumubog din. Dito rin sa lugar na ito, nagpakain ang Panginoon ng multitude. Ng 5,000, ng 4,000. Dito rin tinawag ng Panginoon si Levi, si Simon, si Andrew, si John, at saka si James. Dito rin nag-perform ang Panginoon ng napakaraming miracles. At dito rin naganap ang traditional site of Sermon of the Mount. At dito rin nagpagaling ang Panginoon ng napakaraming may sakit. At dito rin ang tahanan ni Mary Magdalene. Who is Mary Magdalene? Sino siya? Harlot. Amen? Ganda ng lugar na ito, ano? Daming nangyari. I pray. This place. Ito ang lugar na gamitin ng Panginoon. Yung tinatawag nating lupa ng pangako. Ito ang maging lugar na mag-cast out tayo ng mga evil spirit. Magpagaling ng may mga karamdaman through our prayers. At dito rin gumawa ng maraming miracles ang Panginoon. At dito rin tumawag ang Panginoon ng mayroong magmimisyon sa lugar ng baliwag o saan man siya tatawagin. Ito rin ang maging lugar na kung saan mag-perform ang Panginoon ng naparaming mga himala sa mga buhay natin at mga pagpapala. Nawa, ito rin ang maging lugar na kung saan ang sermon, ang mensahe ng Panginoon ay tunay at ganap at purong pinapainggan ng mga dumadalo para magbago ang kanilang mga buhay.
Huwag nating hayaan ang lugar na ito ay pamugaran ng mga demonyo. Huwag natin hayaang pabayaan na ang lugar na ito ay maging lugar ng mga chismisan. Ang lugar na ito ay ihandog natin sa Panginoon for His glory and honor, na Siya ang hari dito, Siya ang masusunod dito, at ang salita Niya ang makapangyarihan sa buhay ng mga tao dito. Wala nang iba. Diba, Baptist tayo? Our sole authority is the Word of God. Wala nang titingkad pa dito. Wala nang mas authority pa dito, kundi ang salita ng Diyos. Kapag sinabi na ng salita ng Diyos, dapat lahat tayo tiklop na. Pag sinabi na ng salita ng Diyos, lahat tayo dito nagpapakumbaba na. Dahil our sole authority is the Word of God. Huwag nang questionin kapag Word of God. Kapag malinaw na salita ng Diyos, accept it. Apply it. Maging lugar ito na mayroong pinapalaya mula sa kahirapan. Maging lugar ito na kung saan may binabago ang buhay. Maging lugar ito na kung saan may naliligtas. Maging lugar ito na kung saan may lumalago. Maging lugar ito kung saan may iko-comfort. Maging lugar ito kung saan mayroong magpe-pray. Maging lugar ito ng encouragement sa mga taong nanlulumo. Kasi pag hindi natin ito isinuko at idinedicate sa Panginoon, gagamitin ito ng demonyo. At huwag tayong pumayag. Ang demonyo ang gagamit ng lugar na ito. Let the Lord reign sa lugar na ito. You see, sa lugar na ito may sinasaniban ng demonyo, di ba, sa Sea of Galilee? Hindi pumayag ang Panginoon na ang lugar na yon ay mayroong demonyo. Kinast out ng Panginoon. Itong lugar na ito naging lugar ng takot, di ba, nung mag-storm, natakot yung mga disipulo. Pero pinawi at pinakalma ng Panginoon ang storm. Maging lugar ito ng may mga natatakot pero pakakalmahin ng Panginoon. Maging lugar ito ng restoration. Nakinig sila ng salita ng Diyos. Ang ganda ng lugar ng Sea of Galilee. Ito ang lugar na paborito ng Panginoon na puntahan dahil marami siyang ginagawa sa mga taong nakapaligid dito. Maging paborito ang lugar na ito na pinupuntahan ng ating Panginoon. As I said kagabi, sabi ng Bible, may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Siya ay nasa kalagitnaan. Kahit puno tayo dito, pero kung ang layunin natin ay iba sa pagpunta natin dito, hindi tayo sasamahan dito ng Panginoon. Pero kung meron man lamang dalawa o tatlo ang dahilan niya kaya siya nandito para sa Panginoon, sigurado sasamahan siya ng Panginoon. Maging lugar ito na kung saan nag-iimbita tayo ng mga taong hindi ligtas, baka rinig ng salita ng Diyos, magkaroon ng kaligtasan, maidisipulo, lumago at maglingkod sa Panginoon. We are not perfect, but what I'm trying to say, maging lugar ito ng Panginoong Diyos. Luke chapter 5, verse number 2. And saw two sheep standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Alam niyo itong mga sila Peter, alam naman natin istorya nito eh, magdamag silang nang huli, pero wala silang nahuli. Eh, tradisyon na kasi nila ito eh, kumbaga habit na ng mga fisherman noong panahon na yon, na kapag umaga, maglilinis sila ng net, may huli man o wala. Kasi yung net na idinodraw nila, kuminsan nagkakaroon yun ng mga dumi-dumi. Kaya kapag gagamitin nila uli sa gabi, bago nila yun magamit, sa umaga talaga, nililinis na nila yon, may huli man o wala. Linis sila ng linis. Oh, ito. Listen carefully. Kanina, di ba, yung crowd, ano ang layunin nila at dahilan bakit sila pumunta? To hear the word of God. Si Peter at mga kasama niya, yun ba ang dahilan kung bakit sila naroon? Hindi. Nagkataon lang,
na nandun ang Panginoon at nandun yung crowd habang sila'y naglilinis ng net. Nagkataon lang, hindi naman talaga ang dahilan nila'y para makinig ng salita ng Diyos. Pero hindi nagkataon yon sa paningin ng Diyos. Inadya ng Diyos na nandun sila. Alam niyo po, ito pong Sea of Galilee, Luke chapter 5, verse number 3, "And he entered into one of the ship, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship." Ganito yung nangyari. Sabi ng Panginoon kay Peter, "Pahiram muna ng bangka mo, diyan mo ako isakay." At siya ay nagpausog ng konti para siya ay mag-preach. Sabi sa commentary ni Wycliffe, doon daw sa Sea of Galilee, the lake front provided an auditorium. For there was gently rising land along the shore. The acoustics were good. In order that he might not be crowded, Jesus borrowed Simon Peter's boat for a forfeit. Oh, alam ito ng mga nasa sound system natin. Pag sinabing maganda ang acoustic, pagka ikay nagsalita, dinig, klaro. Pag sinabing, "Hello, klaro po ba? Do you hear me? Klaro po ba?" Kaya sa lugar ng Sea of Galilee, meron pong bawal dito. Alam niyo kung ano bawal dito? Bawal po ang mga marites dito. Dahil maririnig ka ng malinaw. Kaya nung nagturo ang Panginoon dito sa Sea of Galilee, kahit napakaraming tao, if you remember, feeding of the 5,000, narinig ang Panginoon ng 5,000. Kasi doon pa sa lugar na yon, ang acoustic o yung banda ng salita o ng sound, clear, rinig. Hindi kailangan ng microphone dahil nagiging amplifier yung tubig para ibuga doon sa tao. Kaya yung preaching ng Panginoon dito sa Sea of Galilee, maliwanag. Amen? Every time na mayroong magpipreach, maliwanag because of our sound system. Liba na lang kung talagang uulan ng malakas. Pero salamat sa technology, maganda ang nagiging acoustic. Nagiging paikinggan natin ng mabuti ang salita ng Panginoon. Maliwanag na dumadating sa tenga natin. At ginagamit ng Panginoon ngayon ang technology nang marinig ng klaro ang salita ng Diyos. Inire-record, pag hindi natin napainggan, pwede natin panoorin sa YouTube. Pwede tayong gumamit ng mga gadget, earbuds, ano ang tawag yan? Headset, para lalo nating mapainggan ng klaro ang salita ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon makipag-communicate siya sa atin ng klaro. Pinagpe-pray natin ang project natin dyan. Kukulubin niya ni aircon, lalagyan ng sound system para yung mga irritable mga bata maging komportable sila dyan at makarinig sila ng malinawanag na salita ng Panginoon. Kasi kapag may nagpe-preach, listen carefully, ito po ay feeding time ng Word of God. Ang sarap po kapag po feeding time na ng salita ng Panginoon. Ngayon, habang nagpipreach ang Panginoon, sabi ng Panginoon, after he preached, Luke chapter 5, verse number 4, "Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets
for a drought. Verse number 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Panginoon, magdamag po kami ng huli ng isda. Pero ni isa po, wala po kami nahuli. Wala po kami nahuli. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. O, ito yung sinasabi natin kanina. Hindi naman talaga sila maikinig ng salita ng Diyos. Pero niloob ng Diyos na makarinig sila. At habang naglilinis ng net si Peter, narinig niya ang salita ng Diyos. Narinig niya. At ang bunga ng paikinig ng salita ng Diyos ay ito. Ang paikinig ng salita ng Diyos ay nagdudulot ng ano po? Pagtitiwala. Yan. Hindi mangyayari ang second step kapag wala yung first step. Ano yung first step? Makinig. Si Peter, expert na fisherman. At alam niyo po ba kung bakit gabi nanguhuli ang fisherman? Alam niyo ba kung anong dahilan? Pagkagabi, ang mga isda, lumulutang yan. Naghahanap ng pagkain. Kaya kapag nag-draw ka ng net, huli sila. At kapag umaga na, ang mga isda, pag sikat na araw, ang mga isda, pumupunta na sila sa kailaliman kung saan malamig. Kaya sa umaga, wala ka talagang mahuhuling isda. Pero pansinin nyo sa dagat, ano? Bakit meron sa umagang nanguhuli ng isda, yung nasa pangpang, yung kinakayod nila? Nakita nyo yan? Yung hinahatak na ganon? Kaya sila nakakahuli ng isda kasi kayod yun hanggang ilalim. Pero yung pamamaraan ng panghuhuli ng isda nila Pedro nung araw, yun lamang umaangat. Yung lambat, yung ginaganon. O nakaka-relate si Anne. Yung ginaganon. Kasi nasa ibabaw lang eh. Mahuhuli nila yun. Kaya, imposible. Tapos sabi ng Panginoon pa, pumunta uli kayo sa malalim. Napaka-imposible ng gawin, di ba? Napaka-imposible ng makahuli ng isda. Kasi yung isda nasaan na? Nasa ilalim na. Imposible na. Pag ako manging isda, hindi ko talaga gagawin eh. Kasi kontra sa sitwasyon ng dagat. Kontra sa sitwasyon ng mga isda. Ito pa sabi ni Peter. Nangatwiran si Peter, di ba? Panginoon, magdamag na po kami ng huli. Just imagine, Sir Ebyron, uutusan mo yung mga taong pagod at puyat. Tapos mapupuntahin mo uli sa malalim. Tapos sasabihin mong, i-draw nyo yung net. Eh, mga pagod na tao ito eh. Mga puyat na ito eh. Tapos ito pa, pangatlo na pwedeng humadlang sa kanila. O, pang-apat na. Una, wala nang isda doon. Pangalawa, pagod, puyat. Ano pa yung pang-apat na dahilan nila? Di ba naglilinis na sila ng net? Paano kung idinraw nila yung net, walang nahuli, di dumumi uli? Ilang dahilan ni Peter para hindi siya sumunod sa Panginoon? Apat! Ilan ang dahilan natin para hindi sumunod sa sinasabi ng Panginoon? Pero mga kapatid, ano ang dahilan na makikita natin bakit sumunod si Peter? Ito po ang dahilan. Una, nakinig siya. Tumimiyo sa puso niya. Narinig niya yung makapangyarihang salita ng Diyos. Ano ang katwiran ni Peter? Bakit siya sumunod? At thy word. Sumunod siya not because of his expertise. Hindi dahil magaling siya. Ang reason ni Peter kaya siya sumunod, at thy word. Napakasarap po ng buhay ng Kristiyano, makinig mabuti. Amen? Lord, nandito po ako ngayong umaga. Sige lang po,
makikinig po ako. Masakit man yan, rebuke man yan, correction man yan, encouragement man yan. Sige lang po, Panginoon, maikinig po ako. At kung ano po ang iuutos nyo, susundin ko. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Lord, sabi nyo eh, magtitiwala ako, gagawin ko. Sabi nyo po eh, ino-honor ko po kayo, ina-admit ko po, Panginoon, kayo po ang mahusay, kayo po ang magaling, hindi po ako. Lord, at thy word, susundin ko ito. Meron mang apat kapatid na dahilan para hindi ka sumunod. Tanggalin natin ito. Lord, at thy word, susunod po ako. Pag sinabing 25 years old, kasi sabi ng Bible eh, let all things be done decently and in order. Adaman ang pagkasundaan sa simbahan, ino-honor sa langit. Pag sinabing 25 years old ba? Bago ka magpaalam at manliligaw ka. At thy word, ano man ang dahilan ko, kahit grabe na ang tibok ng puso ko, halos masira na yung tatlong bulb. At parang mangyayari na yung katulad kay Ace. Lord, at thy word. Kahit pa yung nasa isip ko, baka maunahan ako. Kaya ako na mauna. Kahit ganun pa yung mga katwiran natin. Okay po ba tayo doon, church? Okay po ba tayo doon? Okay po ba tayo doon? At thy word, susunod po ako. Mga kapatid, nagsisimula talaga ang pagtitiwala sa Panginoon kahit mahirap gawin. Kadalasan mga kapatid, against pa sa kalooban mo yung ipinapagawa ng Diyos talaga. In fact, talagang against na against sa kalooban ni Peter ito. Ano nga ang dahilan? Ilan? Apat. Pagod ako, Panginoon. Mga puyat kami. Ang isda, wala nang nakalutang na isda. Nandun na yung sa malamig. Pang-apat, ano nga yung dahilan natin? Pang-apat. Linis na itong net namin. Bigo na kami. Amen? Alam niyo ba mga kapatid, ang salita ng Diyos, kung minsan katatagpuin ka sa panahon na ikay bigo, katulad ni Pedro, na ikay discouraged, na yung pamilya mo naghahantay na ikay may huling isda, yung expectation nila, yung may anak doon, na kung minsan parang nagtahay, ngayong pag-uwi mo bukas ng umaga tahay, okay lang ba pagbenta mo ng mga islang huli mo, ibili mo na ako ng tsinelas? Kasi yung tsinelas ko, nakaalam rin na lang. Sabi naman ng misis, kay Peter, love, pag uwi mo bukas ng umaga, pag naibenta na namin ang mga huli nyo, baka pwede namang maisingit mo, maipariban mo man lang ako. Kasi lumilito na yung sumpa eh. Tapos sabi naman ng bunso, Tay, pag uwi nyo nga bukas ng umaga, baka pwede namang mag-jabi tayo. Jabi. Kahit French fries lang. Okay na kami po doon. You see, yung bang expectation, pagdating ng umaga, walang huli si Peter. Di ba ang sakit nun? Frustration, kabiguan, uuwi siyang walang dala para sa kanyang pamilya. Masakit yun. Pero yung time na yun ang ginamit ng Diyos para siya ay makarinig ng salita ng Diyos. At marami sa pagkakataon sa buhay natin, dumarating ang salita ng Diyos sa panahon na tayo ay bigo, tayo ay lugmok, at inaadya ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng pangit na sitwasyon. Bakit po? Para lalo nating higit na masamsam ang salita ng Diyos.
Pupunta ka ngayong umaga dito. Bago biling sasakyan mo, High Ace. Tapos meron ka pang nakaparada doon, bagong bilirin, High An. Tapos nagpapatayo ka ng mansyon. Bago lahat ang suot mo, uupo ka dyan. Sa palagay mo, mararamdaman mo ang salita ng Diyos. If everything's good, tatalab kaya ang salita ng Diyos na parang wala ka ng kailangan sa mundo? Hindi po tatalab. Are you with me? Blessing kung may kabiguan. Blessing kung masakit ang ating kalooban. Blessing kung tayo discouraged. Bakit? Lalo nating ma-appreciate ang salita ng Diyos. Kaya kung minsan, right after the preaching, may umiiyak. May nagpapasalamat. May nagpapatumpak. Kasi kung ang buhay natin, perfect. Ang pamumuhay natin ay perfect. Ang pangangailangan natin dito sa mundong ibabaw ay perfect. Hindi mo na kailangan ng salita ng Diyos. Pero kung ang buhay natin ay may kulang, ito ang napakagandang pagkakataon, opportunity to hear God's Word. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may problema. Pag binasa mo ang salita ng Diyos, wala kang gagawin kung hindi umiyak na lang na umiyak. Amen? Pag ika'y nag-devotion, totoo! Pag ika'y nakinig ng Word of God, totoo! Dahil kung minsan, tayo nag-harvest sa Word of God ng katugunan sa marami nating katanungan. Lord, bakit ba ganito buhay ko? Bakit ba ako ginaganito? Bakit ba may nangyayaring ganito? Lord, tulungan niyo po akong sagutin. At pag umupo tayo dyan, hina-harvest natin ang Word of God. Ano ba ang sagot dito? Ano ba ang katugunan dito? At kapag tumugon ang Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nga po, ang sinasabi natin, pag umupo tayo dito, mga kapatid, let's open our heart. Let's open our mind. At pakinggan natin ang salita ng Panginoon. At tulungan natin ang mga ngaral habang nagpipreach, prayerfully, Panginoon, gamitin mo po ito. Kahit po natalsik ang laway niya, gamitin niyo po. Gamitin niyo po siya para sa akin. Amen? Kahit ito'y sinisipon, Lord, pakiusap po, gamitin niyo po ito para sa akin. Kahit ito'y bubulol-bulol, kahit ito'y hindi magaling sa grammar, hindi alam sa Tagalog ang soberly, Lord, gamitin niyo pong taong ito para sa aking sagot, sa aking mga tanong sa buhay. Lord, nang umahon ako sa damdamin kong ito, nang magkaroon ng tagumpay at victory sa puso ko, Lord, gamitin mong taong ito. Pagkaganyan ang ating attitude, uupo tayo na relax at tinatanggap ang bawat salita ng mensahero dito sa loob ng sa likod ng pulpitong ito. Let's help our preacher. Ang paikinig ng salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagtitiwala. Mahirap sumunod sa Diyos. Uulitin ko, kuminsan ay pinapagawa sa iyo ng Diyos against sa gusto mo. Against sa law ng ating pakiramdam. Pag inisa-isa natin, bakit ko ito gagawin? Una, ito ang dahilan ko. Pangalawa, ito ang dahilan ko. Pangatlo, ito ang dahilan ko. Pangapat, ito ang dahilan ko. Therefore, hindi ko gagawin yung salita ng Diyos na yan. Church, sabi ni Peter, Panginoon, magdamag po kaming ng isda, wala kami nahuli. Pero dahil sinabi nyo,
susundin ko po kayo. Luke 5, verse 35, or verse 5. Yung nakadilaw na lang po ang babasahin natin. I will let down the net. At thy word, I will let down the net. Nagsimula sa paikinig, pagtitiwala. Pangatlo, ang pagtitiwala sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng ano po? Pagsunod. At thy word, tainggan niya na eh, nagkaroon na siya ng faith o pagtitiwala sa Diyos, karugtong na nito, ano po? Pagsunod. Ang obedience ni Peter ay hindi na nakasalalay sa kanyang expertise. Amen? Bilang fisherman, ang obedience ni Peter hindi na nakasalalay dahil sa kanyang nararamdaman. Ang pagsunod ni Peter ay hindi na nakasalalay sa kanyang galing. Ang pagsunod ni Peter ay hindi nakasalalay na sa kanyang pagiging ano po, fisherman. Ang pagsunod ni Peter ay hindi na nakasalalay dahil umaga na at wala nang isda pag umaga na na lumulutang-lutang. Ang pagsunod ni Peter ay dahil, ano na, Sir Gilo? Dahil sa sinabi na ng Panginoon. Hearing, faith, obedience. Luke 5 verse 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net, what? Break. Pang-apat, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng ano po? Pagpapala. Pag-draw ni Peter ng net, napakaraming isda na nahuli ni Pedro. Ay nako, salamat sa Panginoon. Walang pagsunod sa Diyos na lugi. The more we obey God, nagbibilang din tayo ng pagpapalang galing sa Diyos. Every time we obey God, ito susundin ko. Narinig ko ito sa salita ng Diyos. May katumbas na yon na pagpapala. Ito narinig ko. Susundin ko ito. Titiwala ako sa Diyos. May katumbas na yon na pagpapala. Ito susundin ko. Nagtitiwala ako sa Diyos. May kasunod na yon na pagpapala. Katumbas. Ito narinig ko. Magtitiwala ako sa Diyos. Susundin ko. May katumbas na yon na pagpapala. Kasi nakalagay sa Bible talaga, your labor is not in vain. Yung pagpunta uli ni Peter doon sa malalim, di ba nag-effort uli siya? Linis na init, effort uli sila. Sa malalim eh. Punta uli sila sa malalim. Nag-effort uli. Nawala ng kabuluhan? Hindi po. Sa pagsunod sa Diyos, again, hindi po tayo malulugi. Lagi tayong panalo. Sa pagsunod sa Diyos, anuman ang pagsunod na ginagawa natin, laging ang katumbas niyan, panalo at pagpapala sa harapan ng Diyos. Walang Kristiyanong sumunod sa Diyos na nauwi sa kalugihan. Ito'y laging nauuwi sa tagumpay dahil Diyos ang sinunod. Okay, nagdulot ng pagpapala, and their net break. Yung law ng karagatan, ang may control, ang gumawa ng law, ang Diyos. O mga isda, alam ko, nagre-relax kayo dyan sa tubig na malamig. Ahon kayong lahat doon. Punta ko kay Peter. Dahil itong Pedrong ito, masunurin sa akin. Pagpapalain ko, punta kayo doon. Ma-receive niya ang blessing. Makita niya ang blessing. Dahil siya'y sumunod sa akin. Ang blessing ng Panginoon, kuminsan hindi mo ina-expect.
sa pagkakataong hindi mo inaasahan, naroon ang pagpapala ng Panginoon. Kaya tayo, ano, mag-ipon lang ng pagsunod, mag-ipon lang ng pagsunod, dahil ang pagpapala, naiipon din yan eh. In due season, sabi ng Bible, you shall reap. Aani rin po tayo. Aani rin po tayo. When we obey God's word, our labor is not in vain. Something good will happen. Problem will resolve. Victory will come. At ito pa, kapag tayo pinagpala ng Diyos, mayroong tinatawag na blessing by association. Luke chapter 5, verse number 7, and they beckon unto their partners which were in the other ship that they should come and help them. And they came and filled both the ship so that they began to sink. Okay. Pag binalikan natin yung unang talata kanina, nakalagay sa Bible kanina, may dalawang bangka. Nagkataon o niloob ng Diyos. May purpose kaya dalawa ang bangka. Dahil ang pagpapalang ibibigay ng Diyos, sakto sa dalawang bangka. Sino lang ang sumunod? Si Peter. Pati yung kasama niya, nadamay sa pagpapala. Kaya totoo talaga yung blessing by association eh. Gusto mong mag-uwi ka ng pagpapala sa Diyos? Sunod. Gusto mong iuwi sa pamilya mo pagpapala? Sumunod. Ibibless ng Panginoon pati kasama mo. Amen? Isang araw mag-aaya yan. Magkapit tayo. Tara, kapit tayo. Pati ikaw, nadamay sa pagpapala niya. Dahil ang pagpapala ng Diyos kuminsan, siksik, liglig, umaapaw. In one obedience, dalawang bangka ang napuno. Amen? Hali kayo. Bakit? Di namin maiahon ng isda. Hali kayo. Punta kayo dito. Yan ang magandang ayaan. Amen? Kapatid, hali ka dito sa bahay. Bakit? Nag-uumapaw ang blessing ko eh. Gusto ko lang i-share. Kapatid, may ginagawa ka ba? Busy ka ba? Ah, hindi naman. Hali ka nga dito. Mabawas-bawasan man lang yung kayamanan ng bigay ng Panginoon. Halika dito. Namili ko sa SM. Baka magustuhan mo yung iba kong nabili. Halika dito. May mga sapatos akong binili. Baka magustuhan mo yung ilang binili ko. Napakasarap sa Kristiyano na ganyan. Ganyan ang ayaan. Amen? Halika dito. O alam mo anong sikreto? Gusto mong malaman? Bubulong ko sa'yo. Kaya ganito ako, binibless ng Panginoon. Sumunod ako sa Diyos. Kapatid, halika dito. Bumili ko ng 14 na necktie. Lahat ng kulay, pinili ko sa SM. Yung makikintab. Baka may magustuhan ka. Sige, kahit ilan, iwi mo. Kapatid, halika dito. O bakit? Nag-litsyon ako eh. Wala bang ibang kakain? Amen? Ano ba sikreto mo? Ibubulong ko lang sa'yo. Sumunod ako sa Diyos. Ang law of nature, Diyos ang gumawa. Kahit pandemya yan, hindi kayang epektuhan ang ekonomiya ng Diyos. The Lord can bless you when you obey Him. Ito challenge dyan, makinig maigi. Are you with me? May ipinapagawa ba sa iyo ang Diyos na kontra ang iyong kalooban? Yan ang magandang challenge.
Kapatid, ibubulong ko sa iyo. Sundin mo lang ang Diyos. The more na may challenge ang pagsunod sa Diyos, the more na malaki ang itinatapat ng Diyos na pagpapala. Are you with me? O sige, nilay-nilay, puso, Lord, ano ba yung ipinapagawa mo sa akin na against sa aking kalooban, sa aking nature? Kapatid, sabihin ko sa iyo, sundin mo lang ang Diyos. Blessing yun. Sabihin ganun ng Bible, yung net nila Peter, halos mabreak eh. Gano karami talaga yun. Nung igagano na nila, hindi talaga kaya ng isang pangkalang eh. Talagang dalawa. Inilagay na ganun, inilagay. Puno silang dalawa. Wow! Eh, kasiguro ni Peter, naku po! Misis pag-uwi ko, hindi ka lang rebanded. Amen? Papupustiso ko pa ang ipin mo. Gusto mo, lagyan pa natin ng braces. Ipapamanicure pa kita. Ispa! Naku anak, pag-uwi ko, humanda ka. Hindi lang Jollibee French fries ang bibili natin. Bakit ba ngayon sa mga Jollibee, wala nang large? Puro regular lang. Di nyo alam yon? Kaka-text lang sa akin ng Jollibee. Hindi lang regular size. Large. Bibili pa kita, anak, ng cheeseburger. Ano ba yung malaki? Yung malaki na binibili natin sa Jollibee, ang tawag doon? Yung mayroong champ. Mag-champ ka pa. Ano pa hiling ng isang anak? Anak, hindi lang basta chinelas ang ibibili namin. Sandugo ang bibiling ko sa'yo. Sa nagsimula, Joy, nakinig. Samantalang itong sila Pedro, hindi naman talaga ang dahilan kaya sila naroon makinig talaga. Nasangkot lang sila sa paikinig. Pero sila ang pinagpala ng Panginoon dahil sila'y sumunod. Hindi lahat na naikinig ng salita ng Diyos nag-a-apply. Pero yung nag-a-apply, sila yung nakikinabang ng mga pangako ng Diyos na pagpapala. Uuwi ako na nasagot ang tanong ko. Uuwi ako ngayon ng mayroong pagnanais na mag-apply ng salita ng Diyos. Nagtitiwala ako sa sinabi ng Panginoon. Uuwi ako. Susundin ko ito. And the blessing will come. And filled both the ship, so they began to sink. Naku po, ano? Ito pa pala, ano? Napuno silang dalawa na bangka. At sa sobrang bigat talaga ng huli nila, began to sink. Ini-imagine ko dito, si Riben, baka itong mga ito, tumalo na sa dagat eh. Ginano na lang nila yung, ano, para yung sila, yung bigat nila, hindi na makadagdag. Grabing blessing ito, di ba? Baka itinulak na lang nila yung, ano, yung bangka nila. Sa napakaraming huli. Nag-uumapaw na huli. Verse 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Ang lima, ang pagpapala ng Diyos ay nagdudulot ng ano po? Pagpapakumbaba.
Sabi, Panginoon, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Makasalanang tao ako. Layo po kayo, Panginoon. Depart from me. Habang siya'y nakaluhod. Panginoon, layo kayo sa akin. Ako po'y makasalanang tao. Layo po kayo sa akin. Dahil ang pagpapala, nagdudulot ito ng pagpapakumbaba. Hindi po yabang. Pagpapakumbaba po. Sabi po ni C.H. Spurgeon, isang great preacher nung nabuhay nung araw, sabi ni Spurgeon, madalas, hindi ko kayang mag-pray bilang pastor. Hindi ko kaya. Madalas. Madalas, hindi ko kayang mag-pray bilang Kristiyano. Hindi ko kaya. Pero madalas, kaya kong manalangin bilang makasalanang tao. Lord, have mercy on me because I'm sinful. Makasalanan po ako. Makasalanan po ako. And that is humility. Ang pagpapala ng Diyos ay nagdudulot ng humility. Pagpapakumbaba. Kung wala ang Diyos, wala akong ganito. Salamat sa Panginoon. Lord, lahat ng biyayang ito na aking natatanggap, mag-udyok ito para lalo akong maging mababa sa inyong harapan. Verse number 9, for he was astonished and all that were with him. Mangha sila sa nangyari. And the drought of the fishes which they had taken. Hindi sila makamove on. Hindi sila makapaniwala. Grabe, Panginoon, ang inyong biyaya. Mangha sila. Grabe. Alam mo, umaga ngayon, dapat wala tayong huling ganito, pero grabe. Dalawang bangkang puno na halos lububog. Ito ang nahuli natin. Nakakamangha. Diba, madalas nangyayari sa atin? May dumating na biyaya. Naiiyak na lang tayo eh. Ano sinasabi natin, Brother Jaime? Hindi naman ako deserve nito eh. Napakapalpak kong alipin ng Diyos. Pero bakit may dumating na ganitong pagpapala? Bakit niloob ng Diyos na i-bless ako ngayong araw? Yun ang masarap na attitude. Lord, thank you. Hindi ako deserve. Pero nakakamangha ang ginagawa mo sa buhay ko. Marami pong buhay dito sa church na nakamamangha na ginawa ng Diyos sa kanila mismo, personally, sa kanilang family. Nakakamangha. Bakit nakakamangha? Tanongin niyo po ako, bakit namamangha? Kasi, kapatid, gawa ng Diyos yun sa buhay natin. Kaya, nakakamangha. Patuloy mong abangan ang gawa ng Diyos sa buhay mo dahil ito'y nakakamangha. Obey lang. At abangan mo ang gawa ng Diyos. Nakakamangha. Ako bilang pastor niyo, hanggang ngayon namamangha ako sa ginawa ng Diyos sa atin. Yan ang masarap inaabangan, hindi ang marites. Ang masarap abangan, yung kamanghamanghang gagawin ng Diyos sa buhay natin. If you remember, Sister Nora, Jeremiah 33 verse 3, kamanghamanghang bagay ang pwedeng gawin ng Diyos pag tayo'y humingi sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Yan ang masarap abangan sa buhay na ito. Ano po yun? Lord, aabangan ko yung kamanghamangha na pwede mo pang gawin sa buhay ko. Dahil ang mayroon lang kayang gumawa nun, ang Diyos. Kaya, abangan mo na yung Diyos. Hintayin mo na. Kung ano ipinapagawa, gawin mo na. After that,
wait upon the Lord. Lord, alam ko po, sa puso ko, hindi po ako nagyayabang. At thy word, susundin ko po ito. Lord, alam ko po, iginagayak niyo na po dyan yung kamangha-mangha na gagawin niyo sa buhay ko. Diba nakalagay sa Bible? No? Tumingin above. Amen? Look unto Jesus. Si Jesus natin, may ginagawa yun para sa atin eh. Kaya look unto Jesus. At hintayin natin yung ginagawa ng Panginoon para sa atin. And I'm very sure, kamangha-mangha yun. Kamangha-mangha. What a privilege na mayroon po tayo. Na mayroon po tayo. Pagka ganito, ano, ang sarap mabuhay pagiging Kristiyano. Utos, sunod, hintay ng kamangha-mangha. Pakinig, utos, sunod, hintayin yung kamangha-mangha na gagawin ng Diyos. Pakinig, magtiwala, utos, sunod, makinig, utos, hintay ng kamangha-mangha na gagawin ng Diyos sa atin. Hindi yung alam na alam natin sa ating sarili na gumagawa tayo ng kasalanan ang hinihintay natin palo ng Diyos. Hindi masarap na buhay yun. Pakinig, utos, sunod, hintayin yung kamangha-manghang gagawin ng Diyos. Totoo po ba itong sinasabi ko? Diyos yun eh. Nakapangako yun sa Bible eh. Jeremiah 33 verse 3. At mismo naranasan nila Pedro at kasama ni Pedro. Astonished, sabi ng Bible, namangha sila. Grabe ito. Siguro nung hinulog nila yung net, huli sila, ang daming nahuhuli. Sabi siguro nila Pablo, siguro ito lang. Pero parang ang dami pa eh. Siguro ito lang. Parang dami pa. Nagagano na, no? Pero nung gabi na nang huli sila, ni susuwi, wala silang nahuli. Pero sa pagkakataon, ba, dami na naman. Dami pa rin ah. Ay, hanggang saan at puno yung dalawang bangka? Hanggang sila'y namangha na. Kasi, kapag sinabi kapatid na kamangha-mangha, above your what? Expectation. Ganda, ano po? Yung gagawin ng Diyos sa'yo, yung hindi mo pa in-expect above your expectation. Kayang gawin ng Diyos yan. Kayang gawin ng Diyos yan. Yung imposible, kaya ng Diyos. Pang-ilan na ba itong points? Pang-pito? Ang pagpapakumbaba ay nagdudulot ng higit na kalalagayan sa buhay. Matthew 5 verse 10. Ibalik mo anak doon. Matthew 5 verse 10. And so was also James and John, the son of Zebedee, which were partner with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt what? Catch men. Ang pagpapakumbaba ay nagdudulot ng higit na kalalagayan sa buhay. Or listen carefully. Bakit higit na kalalagayan sa buhay ngayon ang ipinapagawa ng Panginoon? Catch men, sabi ng Panginoon. Here's the reason. Nung sila Pedro ay fishermen, huhuli sila ng buhay na isda. Papatayin para maging ulam. Ngayon, magiging fishers of ano sila? Men. Huhuli sila ng patay na tao spiritually at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Higit na status, higit na kalalagayan sa buhay, better job, better ministry. Sabi ng Bible, ang nagpapakumbaba, anong ginagawa ng Diyos? Itinataas.
Ang pagpapakumba nagdudulot ng higit na kalalagayan sa buhay. Iaangat ng Diyos ang buhay na nagpapakumbaba. Sarap ang Diyos ang nag-aangat. Luke 5 verse 11. And when they had brought their ship to land, they forsook all and followed him. Iniwan ang kanilang lambat, ang kanilang bangka, at sumunod sa Diyos. Huling puntos, ang higit na kalalagayan sa buhay ay nagdudulot ng higit na pagsunod sa Diyos. Amen? Mahirap na ito, Chilo. Yung kanina, yung utos ng Diyos, draw the net, kahit umaga. Pero ang utos ngayon ng Diyos, sumunod na kayo sa akin. Iwanan nyo na yung pinagkakaabalahan nyo. Sumama na kayo sa akin. Mas mahirap na utos ito ngayon. Ang tanong, ano pa kakainin nila kung susunod sila sa Panginoon? Higit na pananampalataya ang kailangan dito at higit na pagsunod. Kaya mga kapatid, may tinatawag na spiritual growth. Pag nasunod mo na ang Diyos dito, higit na pagpapala, le-level up yan, uutusan ka uli ng Diyos. Higit na pagpapala, le-level up uli yan. Mahirap uli na utos, higit na pagpapala. Ang tawag dito mga kapatid, spiritual growth. Bawas stages ng buhay natin. Anak, nasunod mo na ito, simple na ito sa'yo. Ito ipapagawa ko sa'yo. Ito ipapagawa ko sa'yo. Ito ipapagawa ko sa'yo. At every time na ginagawa natin yon mga kapatid, hindi natin napapansin na yung pagsunod na natin ay higit na kaysa noon. Mas mataas na ang antas ng pagsunod natin ngayon kaysa noon. Ibig sabihin noon mga kapatid, lumalago ka. Nagmamatured ka. Katulad nila Pedro, kaya na nilang iwanan yung kanilang pinagkakaabalahan. Nakapag-prayer meeting, kaya nyo nang iwanan ang inyong mga labahin and follow Christ. Amen? Na kaya na nating maglakad para makadalo kahit walang sasakyan. Challenge ito ngayon, yung layo natin sa highway. Challenge na yung huwag kaligtaan ng pagtitipon dahil malayo na tayo sa mga bahay nyo. Challenge yan. Ibang level na yan. As I said, kinig, sunod, hintay ng mga kamanghamanghang bahagay na pwedeng gawin ng Diyos. Just obey God. Just obey God. Nung araw, turo ako ng mga bata. Nagtatrabaho ako ng Skyway. Sabado pa lang uuwi na ako. Kasi magtuturo ako ng bata. May pasok pa kami ng Sabado doon. May nakakita sa akin, forma namin. Itong si Magat, Sabado may trabaho pa, umuuwi. Kung nag-terminate na sa company yun, kauna-unahong itinerminate ako. Di wala na akong trabaho. Nagtanim kami ng pakwan. Sa kinasamaang palad, walang inani. Gumastos kami, lugi. Wala na namang trabaho. Hanggang isang araw, tumawag ang Diyos. Gaaral ako sa Bible school. Ako ang breadwinner sa bahay. Mag-aaral sa Bible school. Ano papakain ko sa pamilya ko? Wala. Nagpunta ako dito. Ang offering, 100 something. Sa akin lang, kulang pa yon. Paano pamilya ko? Sunod lang. The more na nagle-level up ang pagsunod natin sa Diyos, the more na ang pagpapala ng Diyos ay sa atin. Because He is God na hindi kailanman nabago mula sa panahon ni Peter until now.
Sa bawat kaliit-liitan hanggang sa malaking pagsunod. Yun ang goal. Kaliit-liitan hanggang sa malaking pagsunod. Chinachallenge tayo ng Panginoon. Follow me. Follow me. Ngayong umaga, sabi ng Panginoon, anak, wala kang ibang susundin ngayon kung hindi ako. Not your emotion, not against your emotion, but my word. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita na aming narinig. Nagsimula ito sa paikinig, pagtitiwala, pagsunod, pagpapala, pagpapakumbaba, higit na kalalagayan. At yung higit na kalalagayan, ang katumbas, higit na pagsunod. Ano mang kaliit-liitan namin, Panginoon, obedience sa inyo. Hanggang sa paglaki nito, ang nais nyo, sumunod kami sa inyo. Ngayong umaga, saan tayo sa salita ng Diyos nahihirapan tayo against our will na sundin ng Diyos? Kapatid, uulitin ko, magandang challenge yan. Pag nasunod mo ang Diyos dyan, nagpiprepare ang Diyos sa'yo ng kamanghamanghang bagay para sa iyong buhay. Luluhod tayo ngayon, mananalangin sa Panginoon, kakatagpuin ng Panginoon. Lord, gusto ko po yung ginawa ni Peter. Walang aksidente sa Panginoon. Niloob ng Diyos na ang sitwasyon natin ay mayroong sitwasyon na hindi kaanya-anyaya. May kabiguan, walang huli, may tanong na hindi nasagot. Hindi aksidente yon na sa panahong ganoon kinatagpo si Peter ng salita ng Diyos. Dahil may plano pala ang Diyos sa kanya na napakaganda na hanggang ngayon itong Peter na ito nababanggit at nakasaad sa Biblia. Higit na pagsunod, pero higit at nakamamanghang bagay ang natanggap ni Peter. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. I-bless niyo po ang bawat panalangin namin. Hihintayin namin, Panginoon, sa buhay namin ang inihahanda ninyo na kamanghamanghang bagay para sa akin. Mamaya uuwi ako at sisimulan ko na nasundin kayo. Salamat po. In Jesus' name, Amen.